check. Nasa chapter 15 na po tayo of our Confession of Faith, paragraph 1. Chapter 15 of paragraph 1, and it is all about of repentance unto life and salvation. Now please post paragraph 1 of chapter 15, and we may also proceed to paragraph 2 at the same time. Ang sabi po dito, ang ilan sa mga hinirang ay naligtas nang sila'y matanda na. That's true. Sino bang example sa Bible na niligtas ng Panginoon nung sila ay matanda na? Sino yon? Can you cite example of believers who were saved by God in their old age or at more advanced years? We have Manasseh of the Old Testament. We also have the Apostle Paul himself. And we also have the Philippian jailer. And by study, they were advanced in years when they got saved. Now, marami din sa atin ang niligtas ng Panginoon nung matanda na sila. I mean, they spent more than half of their lives in rebellion against God. But all of the sudden, ang biyaya ng Panginoon ay pumasok sa kanilang buhay at sila ay niligtas ng Diyos sa kanilang katandaan. Praise God! I know a pastor of a United Methodist Church. Pastor for over 40 years. Pastor for over 40 years. And I suppose he was also preaching for over 40 years in the United Methodist Church. But he was not saved. It was only when he was 81 years old, retired from the ministry, doon lang po niya naunawaan ang biyaya ng Panginoon sa kaligtasan. At siya ay nanghinayang dahil sayang yung kanyang ministerial labors. Hindi pala gospel ang kanyang pinangaral. You know, it was just social gospel. There have been people who were saved or who got saved in their advanced years. And we can praise God for that. Meron ngang niligtas ng Panginoon sa bingit ng kamatayan. And the lone example in the Bible was the criminal who was hanging with Jesus Christ at the cross of Calvary. Okay, ang ilan sa mga hinirang ay naligtas nang sila ay matanda na. Maraming taon silang nabuhay ayon sa kanilang likas na kalagayan. Ano ang likas na kalagayan ng tao? Wretched, totally depraved, dead in trespasses and sins, lumalakad ayon sa pita ng laman, at likas na umaayaw sa ating Panginoon. They spent more than half of their lives in total rebellion against God. Pero nakasumpong sila ng biyaya, ng awa mula sa Diyos. Sa ganitong kalagayan, sinunod nila ang kanilang masasamang pita at kalayawan. Nang sila ay mabisa at makapangyarihang tinawag ng Diyos, binigyan niya sila ng pagsisisi tungo sa buhay na walang hanggan. Now, if you have been following our previous studies, nakita po natin na ang parehong pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya kay Kristo ay kaloob mula sa Diyos. We do not generate repentance inside of us. Faith is not inherent inside of us. Hindi tayo ipinanganak dito sa mundo na may likas na pananampalataya sa Diyos. May likas tayong kaalaman sa Diyos because the knowledge of God is written in our consciences that even pagan people, uncivilized people know that there is God in their consciences. But it doesn't mean to say na kilala nila ang Diyos. Alam nila na merong Diyos, but they ended up worshiping the creature instead of the Creator. Now, itong pagsisisi tungo sa buhay ay hindi po ito likas sa atin. Dahil ang sinasabi ng Jeremiah 13:23, sanay tayo sa kasalanan, Genesis chapter 6 verse 5, lahat ng haka ng ating pag-iisip ay pawang kasalanan continually mula sa ating pagkabata. So our inclination is really towards sin. But to have a total turning away from sin 180 degrees, that is something that is not native of us. It's granted
by God. It's granted by the Holy Spirit. Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. We cannot boast of our repentance and faith, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So ang Panginoon, ang may akda ng ating pananampalataya, for by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God. For by grace you have been saved through faith, and this, ano yung this? Itong faith na ito. And this faith, even this faith, is not of yourselves, it is the gift of God. So, binigyan sila ng pagsisisi tungo sa buhay na walang hanggan. So, where in the passage does it say this? Una, Titus chapter 3 verses 2 and 5, ipinanganak tayo na merong likas na pagsunod sa pita ng ating laman. Merong likas na pag-ayaw sa ating Panginoon. Ipinanganak tayo na merong likas na pagkahumaling sa kasalanan at likas na pagkamuhi sa kabanalan. But in Titus chapter 2 verses Titus chapter 3 verses 2 hanggang sa 5. Ito po yung contrast na binigay ng Biblia sa atin. Titus chapter, mukhang nawala yung audio, Brother Jordan. Nawala yung audio? Ay, okay. Titus chapter 3 verses 2 to 5. Ang sabi po dito, huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga suwail, mga nalin lang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, na namumuhay ng kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. That was our condition before. Then verse 4, here's the contrast. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So where then is boasting? It is excluded because we did not change our hearts. We did not save ourselves. The change of our heart was a direct result, according to our text, of the Holy Spirit's regenerating power, of the washing of regeneration and rebirth, the forgiveness of sin through Jesus Christ our Lord, His blood. And then, ipinagkalooban ng pagsisisi tungo sa buhay. So repentance is something that is granted upon all of God's elect, kahit pa noong niligtas ng Diyos in their advanced years. We don't have any right to declare anybody as hopeless. Kahit siya ay matanda na at sasabihin ng marami walang pinagtandaan dahil tumatanda na lang, ang sama-sama pa rin ang budhi. Kaya nga na sumulpot yung kasabihan na masamang damo, matagal mamatay. Yun. Kasi may mga taong tumanda na lang ay talagang wala pa rin takot sa ating Panginoon. Ay, yung isang kriminal nga, nasa bingit na ng kamatayan, nagpapatuloy pa rin sa panghahamak at panunuya sa ating Panginoong Hesus. Silang dalawa actually in the morning. And then in the afternoon, biglang nabago ang puso ng isang kriminal at sinaway niya ang kanyang kapwa kriminal. Ang bilis namang nabago ng kanyang puso. Ganon kabilis ang pagbabago niya sa kanyang puso. No. Inabot siya ng biyaya ng ating Panginoon. In just a matter of a few hours, while the rest
ay hinayaan sa kanilang katigasan ng kanilang puso. 2 Chronicles chapter 33 verses 10 to 20. So ipapakita natin dito ang makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa isang tao na tinawag ng Diyos tungo sa pagsisisi, pinagkalooban ng pagsisisi. 2 Chronicles chapter 33 verses 10 hanggang sa 20. Sino ba ang bida dito? Ang pinag-uusapan? Yeah, we are talking about Manasseh. Si Manasseh. Tingnan natin ha, si Manasseh. Tinaguri ang pinakamasamang hari sa buong Huda. Wala nang iba kundi si Manasseh. Pinakamasama. Walang kapantay sa kasamaan of all the kings of Judah. Si Manasseh na po ang pinaka-top-notch, top-shelf sa lahat ng masamang hari. Pero ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya? Verse 10. Ang Panginoon ay nagsalita kay Manasseh at sa kanyang bayan, ngunit hindi nila binigyang pansin. Kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari ng Assyria, na siyang nagdala kay Manasseh na nakagapos at itinali siya sa mga kadenang tanso at dinala sa Babylonia. By the way, ang kasamaan ni Manasseh dinescribe sa verses 1 hanggang sa verse 9. Basahin na lang po ninyo. Verse 12, nang siya'y nasa paghihirap, siya'y sumamo sa Panginoon niyang Diyos at lubos na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos ng kaniyang mga ninuno. Siya'y nanalangin sa kanya at tinanggap ang kaniyang pakiusap at pinakinggan ang kaniyang daing at ibinalik siya sa Jerusalem sa kaniyang kaharian. Nang magkagayoy nakilala ni Manasseh ang Panginoon na ang Panginoon ang ay siyang Diyos. Nakilala niya ang Diyos. Pagkatapos nito ay nagtayo siya ng isang panlabas na pader para sa lungsod ni David sa dakong kanluran ng Gihon sa Libis at para sa pasukan patungo sa pintuang isda at ipinalibot sa Ophel at itinaas ng napakataas. Naglagay rin siya ng mga pinunong hukbo sa lahat ng lungsod na may kuta sa Huda. Kanyang inalis ang mga ibang Diyos at ang Diyos-Diyosan sa bahay ng Panginoon. So this is an indication or a proof that Manasseh indeed repented. Dahil tinanggal niya ang mga Diyos-Diyosan sa templo ng Panginoon na siya ring nagpalagay doon. At ang lahat ng dambana na kanyang itinayo sa bundok ng bahay ng Panginoon at sa Jerusalem at itinapon ang mga iyon sa labas ng lungsod. Ibinalik rin niya sa dati ang dambana ng Panginoon at nag-alay doon ng mga handog, pangkapayapaan at pasasalamat. At inutusan niya ang Huda na maglingkod sa Panginoong Diyos ng Israel. Gayon man ang taong bayan ay patuloy pa rin nag-alay sa matataas na dako, ngunit tanging sa Panginoon nilang Diyos. So nakita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, that even in the advanced years of Manasseh, he was granted repentance unto life by God's grace and by God's grace alone. If there was a king in Israel who was totally unworthy to receive the gift of eternal life, si Manasseh na po yun. Pero sa totoo lang, there is no one righteous, no, not even one. No one is entitled to receive God's grace and mercy. God's grace is God's grace. Hindi po natin ito kinita, hindi natin ito, hindi tayo karapat-dapat para sa biyaya ng ating Panginoon. And then we have Acts chapter 9 verses 1 to 19, the story of Paul's conversion. We also have Acts chapter 16 verses 29 to 30, the story of the Philippian jailer's conviction. So sana po ay nakuha po natin. Paragraph 2, Junel, na can we proceed to paragraph number 2? Okay, habang ini-encode pa ni Junel, babasahin ko po ang paragraph number 2. Ang sabi po dito, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi
nagkakasala. Wala, pag sinabing walang matuwid sa lupa, eh wala talaga. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. So ito po yung problema ng tao. Kahit sa matuwid sa harap ng lipunan, pero yung katuwiran na yon ay may dungis pa rin ng kasalanan. And that makes all of us disqualified to enter the kingdom of God. Ano ba ang qualification ng Panginoon para sa ating kaligtasan? James chapter 2 verse 10, kung sinunod natin ang buong utos ng Diyos, ngunit nilabag natin ang isa, we are guilty of violating the whole. And then Matthew 5:48, be perfect for your heavenly Father is perfect. And so we could surmise that Noah, who was described by God as righteous in his sight, and Job also, na dinescribe ng Panginoon as righteous in his sight, merong qualification. Hindi yung righteous in a sense na sinless. Yung overall na takbo ng kanilang buhay ay righteous. Merong divine approval because they were God-fearing. But it doesn't mean to say that the righteousness that the scriptures is talking about them is 100% sinless perfectionism. No. So that makes all of us disqualified for salvation. Walang taong matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ang pinakamabuti sa mga tao ay maaaring mahulog sa napakasamang kasalanan na ikinapupuot ng Diyos. And one classic example is David with Bathsheba. Ito ay dahil sa kapangyarihan at karayaan ng kanilang nananatiling kasamaan at kapangyarihan ng tukso. Ayon sa tipa ng biyaya, ipinagkaloob ng mahabaging Diyos na manumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi sa ikaliligtas ang mananampalataya na nahulog sa kasalanan. What does paragraph 2 tell us? Or what is paragraph 2 teaching us? It teaches us that the Christian life is still characterized by constant repentance of sin and returning to God. Now, merong mga grupo na nagtuturo na hindi na daw kailangang humingi ng kapatawaran kapag ikaw ay nagkasala dahil pinatawad ka na ni Kristo. So it's redundant. That's a cult. That's a cultic teaching. So kung magkasala ka, instead na humingi ka ng kapatawaran, that's an insult to God dahil pinatawad ka na, ang sasabihin mo lang ay, Lord, thank you because you have already forgiven me. Ay mas lalong insulto yan sa kabanalan ng ating Panginoon. No, no. When David repented of his sin in Psalm chapter 51, si David ba noon ay ligtas na or hindi pa? Ligtas na. But, paano natin nasabi na si David ay ligtas na? Restore unto me the joy of thy salvation. Hindi naman sinabing, restore unto me your salvation. Nandyan na yung kaligtasan ni David. Anong nawala? The joy of salvation. We have to be very careful with biblical languages, no? Work out your salvation with fear and trembling. Pag sinabing work out, nandyan na yung kaligtasan, i-work out. Hindi yung work out doesn't mean work for, which is basically the teaching of Roman Catholic Church. I mean, yun talaga yung kanilang translation. Intentionally dishonest translation ng binasa. Binasa ng pare ang Philippians 2:12. Ang sabi doon, work for your salvation with fear and trembling. Teka, teka. Basahin natin sa Bible. It says, work out your salvation with fear and trembling. Now, what enables us to work out our salvation with fear and trembling? Because it is God who works in you to will and to do. Merong karagdagang bersikulo. So we are able to work out because God works in us to will and to do according to His good pleasure. So the Christian life, according to paragraph number 2, is characterized by constant repentance of sin
not for salvation but for sanctification, for the going back to our Heavenly Father after tayong nahulog sa kasalanan, whether deliberately or unintentionally. It's characterized by a pattern of repentance and returning to God. In the case of King David, for example, Psalm 130 verse 3. Psalm 130 verse 3. Makita natin ang dalawang conviction ng mananampalataya na tunay patungkol sa kasalanan. Kung siya ay mahulog sa kasalanan, meron pong dalawang conviction na mararamdaman ng kaniyang puso. Ano yung dalawang conviction na yon? Psalm chapter 130 verse 3. Ang sabi po dito, kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kayang makakatagal? Ngunit sa iyo ay may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Ako'y maghihintay sa Panginoon, naghihintay ang aking kaluluwa at sa kaniyang salita ako ay umaasa. So ano yung dalawang conviction na makikita natin dito? Basahin din natin ang 143 verse 2. Psalm 143 verse 2. Ang sabi dito, at huwag kang pumasok na kasama ng iyong lingkod sa kahatulan, sapagkat walang taong nabubuhay na matuwid sa iyong harapan. So similar ang language sa 130 verse 2. Similar ang language. Merong dalawang conviction ng isang tao every time na siya ay mahulog sa kasalanan. Unang conviction is this. There is a true sense of his sin. Merong tunay na pagkaunawa sa kaniyang kasalanan. Nung si King David ay nagrepent sa Psalm chapter 51, naunawaan ba ni David ang kaniyang kasalanan? Yes or no? Yes. Anong binanggit ni King David sa Psalm 51? Ang pagdanak ng dugo, yes, dahil pinadanak yung dugo ni, sino ba yung husband ni Bathsheba? Si Uriah. Binanggit din doon ang kasalanan ng pangangalo niya, although not explicitly. Pero yung pagdanak ng dugo, paglabag sa kautusan ng Diyos. So, there is a true sense of sin. Babasahin natin, Psalm chapter 51 verses 1 to 6. Ganun din sa Acts chapter 2 verses 37 to 38. After the preaching of the Apostle Peter on the day of the Pentecost, there was a conviction of sin in verse 37, you crucified the Messiah. So ano ang naging tugon ng mga tao sa verse 38? Sila ay nasugatan sa kanilang puso at sila ay nagtanong, what shall we do to be saved? So there is a true sense of sin. Ang sinasabi dito sa Psalm chapter 130 verse 3, out of the depths, verse 1, ang Psalm 130 verse 1, mula daw sa kalalim-laliman. So there is a conviction. Psalm 130, mula sa kalaliman, verse 1, O Panginoon, ako sa iyo'y dumaing mula sa kalaliman. Anong ibig sabihin ng mula sa kalaliman? That's a conviction of sin. Naunawaan niya na nasa kalaliman siya, the depth of his sin. Mula sa kalaliman siya ay tumawag sa Diyos. Panginoon, tinig ko'y pakinggan, mga pandinig mo'y makinig sa tinig ng aking karaingan. At ang konteksto po dito ay hindi po problema sa pera at problema sa mga kabigatan sa buhay. Ang konteksto po dito ay kasalanan. Verse 3, kung ang Diyos daw ay magtatala ng kasalanan, sino ang makakatindig sa kaniyang harapan? That's the context of the passage.
So there is a true sense of his sin. A repentant person ay nararamdaman niya ang bigat ng kaniyang kasalanan. But then secondly, ang repentant person, hindi lang sa naunawaan niya ang bigat ng kaniyang kasalanan, kundi naunawaan din niya ang awa ng Diyos kay Kristo. Naunawaan din niya ang kapatawaran, ang biyaya ng Diyos. He also has an apprehension of the mercy of God in Christ. Now, si Judas, naunawaan ba ni Judas ang bigat ng kaniyang kasalanan? Yes or no? Yes. Naunawaan ba ni Judas na mayroong kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Hindi. Nag-self-medicate siya. Pwede naman sanang lumapit siya kay Kristo at patawarin siya ng Panginoon. God abundantly pardons. Katulad ni Peter, naramdaman niya yung bigat ng kanyang kasalanan. Pero naunawaan din ni Peter na kay Kristo merong kapatawaran. Hindi po lahat ng mga tao na may pag-unawa sa bigat ng kanilang kasalanan ay tunay na nagsisisi. In the case of Judas, he really understood the depth of his sin to the point that he committed suicide dahil pinahamak niya ang innocent blood. But his repentance was not a true repentance because he did not return to God and submit to the way of forgiveness of God. Ang kaniyang paraan pa rin ng kaniyang sinunod, and that is to put an end to his life. Ang true repentance ay masasabi nating tunay na pagsisisi if, first of all, there is a true sense of sin in his heart. But then secondly, if there is a true apprehension of the mercy of God in Christ, merong tunay na pag-unawa sa awa ng ating Panginoon na nagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo. Anong example dito? Ang example, nabanggit na po natin si David. In Psalm chapter 51, totoo na si David ay tunay na ligtas. Pero pinapakita dito yung root ng kanyang repentance. At siya ay confident na sa Panginoon ay merong kapatawaran. Naghihintay nga siya sa Diyos eh. But out of the depth, tumatawag siya sa Panginoon. And then verse 4, confident siya sa 130 verse 4, ngunit sa iyo'y may kapatawaran. So naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan, verses 1 to 3. Pero sa verse 4, meron siyang anticipation sa forgiveness ng Diyos. Ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. Ako'y naghihintay. So you see, there is a true sense of sin and there is a true apprehension of the mercy of God in Christ. Now, yung prodigal son sa parable ni Jesus. Yung prodigal son, nagkaroon ba ng tunay na conviction of sin ang prodigal son? Yes. Namulat siya sa kanyang sarili at sinabi niya na nagkasala siya sa Diyos at sa kanyang Ama. Ikuha natin. Pero meron ba siyang true anticipation or true apprehension of the Father's forgiveness? Oh yes, alam niya na tatanggapin siya ng kanyang Ama kahit bilang hired servant lang. Sabi niya, ituring mo na lang akong isa sa mga, there is an anticipation. But of course, hindi yan ang nangyari. Because the Father received him and welcomed him once again as his very own child, namatay ngunit nabuhay muli. So that's true repentance. There's a true sense of sin and an apprehension of God's mercy in the Lord Jesus Christ. Nawala na po tayong oras. How are we going to conclude our Sunday school this morning? Totoo ba ito sa buhay mo, kaibigan? Totoo ba ito sa buhay mo, kapatid? Kung ikaw ay nahulog sa kasalanan, nalulungkot ka ba ng labis? Naunawaan mo ba na ang kasalanan is rebellion against God?
Naunawaan mo ba ang bigat ng iyong kasalanan na hindi ka lang nakagawa ng maruming bagay at masamang bagay, but you have actually rebelled against the authority of God every time you sin? That every time you sin, hindi ka lang nakagawa ng masamang bagay, kundi niyurakan mo ang pagka-Diyos at pagkahari ng Diyos. Do you understand that? Have you been made sorrowful every time you fall into sin? But at the same time, do you anticipate the forgiveness of God, the mercy of God in Jesus Christ our Lord? Maraming mga taong nakagawa ng kasalanan at doon sila umaasa na sila ay pinatawad na nga kung sila ay umiyak. Dahil sa kanilang pag-iyak, napaiyak sila, ay pinatawad na sila. So they make their sin, their tears as qualification that they are forgiven. At kung sila ay humingi ng kapatawaran sa Diyos pero hindi sila napaiyak sa kanilang prayer, mukhang kulang pa. They do not feel forgiven. No. We are not talking about feeling here. We are talking about faith. That in the Lord Jesus Christ, in God, there is mercy. There is forgiveness. It's being persuaded in the mind and in the heart that there is forgiveness, there is mercy in God through Jesus Christ our Lord, regardless of your feeling na kadalasang pinaglalaruan ng Diablo. There is forgiveness in the Lord. Is that your case, my dear brethren? If your case is the exact opposite, that when you fall into sin, parang wala lang, there is no remorse whatsoever, and there is no desire to flee from sin and return to the Lord your God, know for sure that you are not a Christian, that you don't have yet a regenerate heart, because a true Christian is always wounded every time he falls into sin. He is so uncomfortable, and he will not be at peace until he will return to the Lord our God in Jesus Christ our Lord. If so, my dear friend, repent of your sin and come to Jesus Christ, because in him there is an abundant supply of pardon and forgiveness. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa pag-aaral namin sa Sunday School. Salamat sa pagkakaloob ninyo sa amin ng kalinawan, sa pagpapahayag ng maunawaan namin ang tunay na characteristic ng isang tao na nakay Kristo. Hindi tinotolerate ang kasalanan. Ang kasalanan ay kinalulungkot ng labis. There is a true sense of sin. There is a true conviction of sin na hindi lang nakagawa ng masama, kundi niyurakan actually ang authority ng aming Panginoon. There is rebellion. There is guilt. But at the same time, there is an apprehension of God's mercy in the Lord Jesus Christ. Nawa po itutuo ito sa bawat isa sa amin na nag-aangkin na nakay Kristo na. At sa mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, we pray, O God, that you will grant them this gift of repentance unto salvation. In Jesus' name we pray. Amen.